ang network marketing. Gusto mo malaman? Yes! Okay, gusto mo ba marinig sa mismong top one? Yes! Okay lang? O okay na okay? Okay na okay! Yes, bakit? I'm so proud, di ba? Sa tulong ng Panginoon and ni Sir Tom, di ba? Madam King, even though lumaki ang kinikita natin, hindi lumaki ang ulo ng mga leader natin. Dahil before ako mag-iPern, nakarami na ako ng iba-ibang networking company. Kumita lang ng 100,000, artista na. Tama? Dito, kay iPern, kahit milyon-milyon ang kinikita, reachable pa. Bakit? Ang turo ni Sir Tom, ang pera nilalagay sa bangko, hindi sa ulo. Tama? Ang tagumpay sa puso, hindi sa balikan. Diba? Kaya even though na mga top distributor na kumikita na ng milyon-milyon, napakarami ng luxury car, nagpapapicture ka pa. Nakakakwentuhan mo pa, nakaka-attend ka pa ng training. Ganon po kaganda ang kultura ni iPern. Palakpakan naman natin yan. Okay, basics of network marketing, lalo na para sa mga bagong pay-in, no? Okay, ano ba ang marketing plan natin? Marketing plan natin is binary. Pag sinabi binary, this is you, meron left, meron right. Tama? Paano dumadami? Invite ka dalawa. Keyword, tinulungan mo yung dalawa. Humanap. Tama? Humanap ng first level nila. Tinulungan nyo hanggang magkaroon ng pangatlong level. Okay, at according to Don Nancy Paila, yun yung tinatawag na 3-level team. Ano yung ibig sabihin? Kailangan yung tatlong level mo, naturoan mo pa rin. Hindi po tayo kagaya ng ibang networking company kapatid. Ano yun? Yung pagka-pay-in mo, wala na. Nakarinig ka naman ng ganong kwento? Ang pinasabi ng huwa mo dyan eh. After ko magbayad, wala na. Tama? Isa po ako sa biktima nun. May nasarihan po ang networking company. Isa sa mga pinakauna ko, after ko sumali, ni Hani ho, wala na. Busy na daw. Tama? Dito sa iPern, baliktad. Dito sa iPern, priority namin na maduplicate. Meaning, para umaman ka, kailangan mo na napakalaking grupo. At mangyayari lang yun pag ikaw mismo na duplicate na, na xerox copy na, na carbon copy, na gaya na, na copy na sa ilalim. Ama! Kaya dito sa iPern, guys, baliktad. Dito, kami pa ang namumulit sa'yo para umaman ka. Kaya okay lang ba, guys? Lalo na sa mga bagong pay-in. Okay lang ba kulitin namin kayo para umaman kayo? Okay lang ba kulitin namin kayo para turuan namin kayo? Okay lang ba i-follow up namin kayo para gumanda ang buhay nyo? Okay lang ba i-text, tawagan, i-chat, i-Bible, i-zoom namin kayo para kumita kayo ng milyon-milyon? Sabihin mo nga sa kanan mo, okay lang. Dahil sigurado kong ulitin ka niyan. Sigurado ay mapapalit.
nakakapingin lang ng hindi mo napapipe fingers. Ano ba yung pag wala kang tutulong bago sa'yo, kapatid? Alam mo na to, klaseng lahat to, galing sa paon. I'm just repeating it to you because I still believe that repetition is the matter of all learnings. Paulit-ulit tumatalim, lalo na sa subconscious mind mo. Kaya hindi mo alam, minsan napapanaginipan mo si Ipern. Diba? Napapanaginipan mo yung mga pangarap mo, luxury car, luxury house. Meron ba dito napapanaginipan yung Ipern? Yes! Yung luxury car? Yes! Yung luxury house? Yes! Yung million-million kita, napapanaginipan? Yes! Si Ambelay, napapanaginipan din? Galing-galing ni Ambelay kanina, diba? Abang sasin na si Ambelay, grabe! Pwede na ako mag-retire. Mag-retire. Galing niya blind really, di ba? So, huwag mo pabala. Ano yung kagulo, kapatid? Ay, huwag ka pa pa yung bukas na. Oo! Ano ba yung five fingers na yan? Basic yan, kapatid. Ano yun? Number one, GLLA. Tama? Prospect list. How to invite? Tama? ABC rule. Tsaka follow up. Diba? Bakit, kapatid? 80% sa network marketing sa tinagal-tagal ko in 15 years of my career, ang nag-quit-quit yung taong nag-invite, hindi marunong mag-invite. Pangalawa, the over-expectation. Hindi kinorek yung mindset. Hindi tayo nag-set ng tamang expectation. Akala, easy money. Tama? Pangatlo, ni hindi minonitor. Kamusta ka naman, kuya, ate? Tama? Kaya huwag mo paalisin, kapatid, na hindi mo na five fingers. Nung unang ang panahon, di ba, excuse me, biruan lang to, ha, si Upline Zack, galing na Laloma, Quezon City, daming tambay, ha? And ang old school networker, ang tanong, oh, five fingers, very good yan. Oh, pag umalis na, ano, napinggir mo ba? Di ba? Sige, tuloy mo yan. So, tabi-tabi po, ang tanong, yung mga piliin nyo today, napinggir nyo na ba? Grabe kayo, pagkakalukuhan. Ang taas ng energy nyo, ha? Tama? Very important, kapatid. Diba? Bakit? Sineset mo na yung expectation niya. Tama? Pagkaya kanina. Okay. Naalala mo paano tayo nag-opening? Nag-opening tayo, me asking kung okay lang ba i-follow up kita. Bakit? Ang second example ko is sa ibang kumpanya, after paying, wala na. So ako, sineset ko yung standard namin dalawa. Kung okay lang ba, ulitin ko siya para umaman kami. Bakit? Kasi sa ibang kumpanya, pagkatapos mo magpayin, bahala ka na sa buhay mo. So doon pala na open mind na para makipagtulungan sa'yo. Then, ipasok mo yung GLA para mas madali. Tama? Okay. So sineset mo na sa kanya lahat na example. Para at least, alam niya na ano yung expectin mo. Second, prospect list. Para sa akin, practice list lang ho yan. Bakit? Sino ba mas marami? Yung 100 na nilagay mo sa prospect list o yung hindi mo kakilala? Ama, in anything you do, lahat ng bagay, hindi mo kabisado, mahirap. Ama, pero once na na-master mo na, kahit tulog ka, kaya mo na yan. Diba? So, ibig sabihin, kapatid, ma-reject man siya, naunahan mo na. Na-mindset mo na, kapatid. Diba?
at least ma-reject man siya bukas, mag-invite man siya mamaya. Pagka siya na-demotivate, pag siya di-discourage, pag siya ni-negative, wala na. Bakit? Nilagyan mo na siya ng ano, helmet. Di ba yung girlfriend na maganda, nilalagyan ng helmet? Tama na, tama eh. Para hindi maumpog. Oh, what more, yung downline mo na makikipagtulungan sa'yo, kumita kayo ng million-million. So nilalagyan mo rin ng helmet yan. Nilalagyan mo rin ng force field yan, kapatid. Tama? Bakit? Kasi kapatid, may nag-invite. Baliw lang, nakapambaliw. Nag-invite sa left, nag-invite sa right. Tama? No. Tatlo na sila. Tatlo na silang baliw. Pero walang alam. Mahirap yun. Nakita ko nga sa iPhone, kapatid. Baliw na baliw, naglalaway. Tama? Okay, nung unang araw, Lunes. Ha? Nag-invite ng lima, hindi marunong mag-invite. Yung lima, umalis. Tuesday, naglibal na anim. Diba? Pumasok anim, lumabas anim ulit. Di marunong, ibaliw lang eh. Tama? Wednesday, nagpasok ng pito. Baliw lang, walang alam eh. Lumabas, pito na naman. Diba? At dating na worst ng Thursday, nagpasok ng siyam. Oo, nagulat ka, lumabas, sampuna eh. Kasama na siya eh, diba? Sige, tuloy niya, ha? Bakit? Baliw lang walang alam eh. Ikaw, bilang upline, di ba? Dapat, responsibilidad mo kahit yung basic, ituro sa downline mo. Tama? Kung sakaling hindi mo kaya turuan, kapatid, may ganun talaga matigas ang ulo eh. Tama? Gumamit ka ng materialis. Kung may video yung upline mo, hiramin mo na. Tama? Kung wala, may PowerPoint presentation ng upline mo, hiramin mo na rin. The worst wala, gumawa ka na. Para at least ang tinuturo mo, taga-bridge ka lang, yung sistema. Hindi siya ma-open na tinuturuan mo siya dahil feeling niya mas mataas ang antas niya sa'yo. Ang ABC mo, according to system and GLLA daw, according to the system, kailangan daw gumawa ng prospect list. According to the system, ganito daw mag-invite. So pwede mo i-ABC kung nahihiya ka magturo. Bakit? Sample, anak ka, na-invite mo yung nanay mo, nag-pay in. Eh syempre yung nanay mo, napakaraming pride sa inyo, anak ka lang niya. Ama, ayaw niya makinig, ayaw niya magpaturo sa'yo o sakali. Ang gawin mo, kapatid, kumuha ka ng materials, kumuha ka ng tools, i-ABC mo ng todo. Ay, sabi ko ng system, ganito daw mag-ABC rule. Sobrang kailangan daw ng ABC. Alam mo yung puro ikaw daw, puro ikaw turo sa system. Ang tawag doon, third-party approach, kapatid. At least, hindi niya tinitingnan na tinuturuan mo siya. Ang tinitingnan niya, yung system. Diba? Tuturo ako paano mag-prospect list. Very good yan, kapatid. I-ready mo na anong mga pwede mangyari. Diba? Bigyan mo na ng sample. Iba, yung sa'yo niya na una, marinig. Kesa naman, marinig niya sa iba, mas masakit yun. Ang tao, sadyang acne. Alam ko na yan. Tama? So, ibig sabihin, pag narinig niya na sa'yo, kahit marinig niya sa iba, wala na siyang pakialam. Bakit? Acne na siya. Parang sample, pag ako nag-mindset. Ay, oo naman. Pag uwi ko, baliw na baliw ko ako eh. Nakita ko agad sa kapitbahay yung best friend ko. Sabi ko, kikita kami 1 million a month. At sabi sa akin, oh, ganun ba bro? Ano bang drugs na ibibenta natin dyan? Grabe, di ba? Pag uwi ko pala, barado na ako sa kapitbahay ko eh. Kaya nga nung nakita ko yung tatay ko, sabi ko, tay, yayaman na tayo. Diba? Sabi ng tatay ko, ano ka ba anak, nagpapauto ka dyan? Papunta ka pala, pabalik na ako. Kalimutan mo na yan. So yung energy ko mataas, bumababa na yun. Diba? Kaya punta na lang ako sa nanay ko. Sabi ko, nay, yayaman na tayo. Diba? Kita mo yung boses ko, bumababa na, no? Sabi ng nanay ko, anak,
lang yan. Oh, baba na. Hindi ko nakita ko yung kapatid ko, ate. Di ba? Yayayayaman tayo. Ano ka na naman? Kalukuhan na naman yung pinagagawa mo dyan. Di ba? Kaya nga nung nakita yung bunso eh. Oh, ikaw bunso! What? No, kasasali sa kaipan, ha? Grabe, di ba? Alam mo yun, negative eh. Kaya, subscriber doesn't want to get rich na. Doesn't even want to be rich na rin. Oo, kapatid, dahil nabudburan na ng kanegatiba. Ama, hindi mo rin naman masiti. Oo, bakit? Paano magpapasinib yung mga kunintuhan niya? Eh, hindi naman nila nakita. Tama? So, ibig sabihin, kapatid, how can you expect, di ba, ang tao nakakarinig-rinig lang na maging positive, kaya wala naman siya nakikita. Tama? Kaya nagkataon, yung downline mo nakakita. Kaya, protektahan mo yan at all cost. Tama? Parang kanina, di ba, Brumaria ko, S-Lex, Laguna, MCX. Kahapon lang galing ako ng Rizal. Oo! Alam mo ba sa Rizal, nakakita ko ng dinosaur. Ang kulit na inapiran ko ba yung dinosaur? Oh, sabi mo nga sa akin yung dinosaur, sumakay ako sa likod niya, lumipad kami. Maniniwala ka. Halos hindi, kapatid. Tama, in-exams ko lang, sinampun ko lang na dyan ito. Tama? Na same as ikaw or downline mo or prospect mo nakarinig sa Laguna. Grabe! Dating call center. Tama? Ngayon, nakabanda pang artista. Kumikita ng 5 million a month. Tama? Maniniwala ba agad yung dinakakit ang nakarinig? Tapos sasabihin mo, ang sexy-sexy niya pa. At ang ganda-ganda pa. O di perfect na. Hindi lalong di ka na pinaniwalaan. Tama, ikaw naniwala, nakita mo eh. Nakausap mo nga eh. Narinig mo eh. Ikaw yun. Try mo yung kwento pag uwi mo ngayon sa ibang tao. Sasabihin, naka-drugs ka. Oo, sasabihin, sabog ka. Tama? So, ibig sabihin ka ba din, di totoo, di ba? Nilahat mo na eh. Maganda, sexy, mayaman, kumikita 5 million a month, nakabanda pang artista. Try mo yung kwento sa kapitbahay mo. Oo, oh, baka tanong anong tinira mo. Oo, baka sabihin anong sininhot mo dyan, kapatid. Baka naman na-hypnotize ka dyan. Tama? So, ibig sabihin, hindi mo rin masisi yung mga nagde-negative sa kanya. Kaya, unahan mo na. Diba? At turuan mo na, diba? Ano yung i-expectin niya? Tama? At ituro mo na rin yung mga pwedeng rebuttals. Oo! Kasi ilan lang yan eh! In 15 years of my career, wala pa 30 yung rebuttals na yan, kapatid. Diba? Yung busy. Wala akong time. Tama? Wala akong pera. Networking, ayoko yan. Oh, isulat mo na lahat yun! Para at least may idea na siya, paano siya sasagot kung sakaling talaga gusto niya mag-invite. Ama? Mahihiyain ako eh. Actually, ma'am sir, ako rin mahihiyain eh. Nag-invite lang talaga ako ng dalawang mahihiyain eh. At yung dalawang mahihiyain, nag-invite din ako ng tagdadalawang mahihiyain eh. Oh, lahat po kami mahihiyain eh. Pero libo na po kami ngayon. Oh, di ba? O, kalahin mo yun. Tabi-tabi po ha, ang bakla nga, walang mattress, pero nanganganak eh. Diba? Dumadami sila eh. Tama? Oh. So at least, you are setting an expectation, may plano ka klarong direksyon mo. Tama? Grabe ang vision mo. Hindi yung, oh sige, mag-invite ka lang, bahala na. Ha? Pinaligo mo. Pinag-gel-gel mo pa. Naka-shades pa. Paglabas ng gate, hindi pala lang saan pupunta. Oh, power, di ba?
ganong kabah, ganong ba gusto mong taulay? So dapat, doon pa lang, inuupuan mo na yan, milyunan ang pag-uusapan kapatid eh. Pagbabago ng buhay, dapat sinisistema mo. Diba? Baka naman kapatid, napilitan lang sumama yan, pero yung belief level niya, bababa pa. Dapat kasi balance, hindi pwede isa lang. May formula at network marketing. Dapat yung excitement level mataas. Same as the belief level mataas. Bakit? Excited yan. Pero pag binarabara yan, ang baba ng belief level, pag quick-quick na yan. Tama? Mataas nga yung belief level. Wala namang power. Diba? Hindi naman excited. Hindi rin hahataw yan. Kaya nga, always and forever, ibalansi mo yung belief level niya, kapatid, tsaka yung excitement level niya. Dapat sagad to the bones. Ang tawag doon, leader na siya. Sige, sige ko rin niya. So, ibig sabihin, kapatid, trabaho mo bilang upline, diba? I-motivate, inspire, turuan ang downline mo. Always check the belief level and the excitement level. Kaya nga tayo may gantong event eh. May tanong ako kanina. Nagdala tayo ng 30 luxury car dito. Nagdala tayo napakaraming car club dito. Nagdala tayo ng napakaraming guwapong maganda dito. Ang tanong, sino ba talaga binaliw natin? Nagkaraban tayo. Ano ba yan? Yung pwedeng ang driver ba? Yung nagbebenta ba ng Yossi? Yung dinaanan mo panadirya? Yung ba talaga binaliw mo? Kapatid, ang number one kailangan baliwin mo dito, ikaw, sarili mo, ama, at yung downline mo. Nagbaliwan lang tayo ngayong araw na ito, kapatid. Tama, pinig lang namin ang picture para ma-visualize mo sa susunod na kakaraban tayo. Dala mo na yung Mercedes-Benz mo. Hindi tayo tumingin at 30 ngayon, pwede na tayo matulog, lalo na ako. May rason ako eh. May sleep peace ako, hirap na ako lumakan. Nasa akin ang pinakalaan na ng rason para matulog na lang ngayong araw na to, New Year na bukas. Ama, may trabaho ko at wala, gawin ko hindi si iPod, 5 million ako a month. Diba? Oh. Pero bumayo pa ako sa inyo dito. Bakit? Eh gusto ko kumain tayo ng napakataas na energy para 2022, gwelong-gwelo tayo. Ako ng mga taga-iba-iba probinsya, pinababa ko dito, no? Oh, bakit? Kasi ang trabaho mo, i-paint sa picture sa utak niya na sa susunod, siya naman ang speaker dito. At siya naman ang pinapalakpakan dito. Siya naman ang nagwa 1 million. Pag nag-gets mo yung mga simpleng sinabi ko ngayon, sigurado, 2022, napakalaki ng grupo mo. Kaya nga yung isa kong downline kanina, sinita ko. Oo, bumubuo siya ng team. Leader siya sa yung grand upline ng team na yun. Naka-shorts, naka-t-shirt. Butsada ko, Louis Vuitton o Versace yung t-shirt. Oval man yun. Tama? Okay naman, hyper shirt pero naka-short. Lalo na bata. Okay, I love this guy ha. Wala ni-remind ko sa kanya. Sabi ko, simple lang ang rule ko. Ano yun? Kung ikaw ang dream board ng downline mo, kung ikaw ang gasolinahan ng downline mo, kung ikaw ang recharging station ng downline mo, kung ikaw ang pinagkukuhanan ng lakas ng loob ng downline mo, ikaw ang inspirasyon ng downline mo, palagay mo na power mo ba siya? Yes! Ang ganda ng relo, ang ganda ng kotse, isagad mo na. Bakit? Simple lang ang trabaho mo dito.
ang trabaho mo, kargahan, pawere, yung downline mo. Diba? Akin, pagdating pa lang ay, yan yung upline ko, lumakas ang loob. Sabi ko, kahit tatlo lang downline ko dito, doesn't matter. Oo, nangyari naman yun eh. Tama? Basta sisiguraduhin ko, yung tatlong yun, sirang-sira ang ulo. Sisiguraduhin ko. Yung tatlong yun, baliw na baliw. Sisiguraduhin ko, paglabas sila dito, power na power sila. Diba? Meron pang taga Palawan dito, lumuwas. Sa dawang leader ng Palawan, yung bagong grupo eh. Sabi ko, sumama ka dito. Para maramdaman mo yung energy. Makita mo yung future mo. Makita mo yung vision, lumaki kawali mo. Diba? Kailangan na kailangan yun eh. Kaya nga dyan nakita ko, nagulat ako sa SLEX, may namimingwit. Halayan mo, diba? Oo, mag-aba pa. Diba? Agulat yung bata tayo. Bakit pag malaking isda, eh, tinatapon mo? Ang sabi ng tatay, tanga ka pala anak eh. Diba? Hindi naman kasi yung malaking isda sa kawali natin eh. Paano natin lulutuin yan? Old school, oh! Diba? Oh, ganun din sa blessing, kapatid. Ama, ganun din sa paghataw. Diba? Ganun din sa pagpangarap. Kung hindi kasi sa kawali dahil maliit, itatapon lang yung sayang. Kaya ang trabaho mo, kapatid, diba? Itaas mo yung energy ng grupo mo. Yung tipong pagdating mo pa lang, diba? Grabe. Nakaka-power. Ikaw ang upline niya, diba? Oh, nakaka-power. Diba? Kaya nga naka-vision lang ako kanina na badman, mga tagto 25,000 lang yun. Eh, gusto kong mapower kayo, kaya nag-long sleeves ako, nagsisikwenta din. Power. Diba? Kasi kung paano mo palakihin ang grupo mo, kapatid, depende sa'yo yan. Oo. Kaya nga, nung pa-pauwi, galing Rizal, nagdadang sa veterinarian eh. Oo, nagulat ako, sabi ng lalaki, Dok, Dok! Grabe yung kapatid ko. Tahol ng tahol. Akala niya, aso siya. Ang sabi ng doktor, simula kailan ba yan? Eh, Dok, simula nung tuta pa siya. Grabe, di ba? Anong moral lesson? Itrinato niyang aso, tuta, lumaki. Tama? Walang pinagkaiba sa bata yan, araw-araw sabi mo tanga. Oo, oh, di ba repetition is the mother of all learning, bumabaon niyan sa subconscious? Araw-araw sabi ko, tanga siya, bobo siya. Kita mo paglaki, tanga nga. Oo, oh, kaya nagtataka ka pa. Bakit tanga nga, di ba? Oo, oh, minindset mo eh. Brinig was mo eh. Paulit-ulit sabi mo, tanga eh. Di ba? Kaya nga ako, simple palagi nga. Di ba sabi ko, uy, ang galing-galing mo. Uy, ang ganda-ganda mo. Tama? Ang lakas-lakas mo. Di ba, may simple nga akong tanong, uy, pwede magtanong. Ano yung upline sa? Ba't ang galing-galing mo? Di ba, lahat na napapuri, gusto ko ibigay. Bakit? Eh, tinatanim mo sa subconscious niyan na magaling siya. Yeah! Diba? Tinatanim mo sa subconscious niyan, yayaman siya. Nakaka-upline siya. Ang tanga naman ng downline. Sabi ko, sino ba upline yan? Ako po. Diba? Sino mas tanga? Tama? Kaya, alam mo kapatid, sobrang ano lang expectation, very powerful. There's a power in words. There's a power in declaring. I-declare mo, good morning pa lang ang galing-galing mo. Diba? Good morning, payaman ka. Sobrang importante, bigyan mo ng oras yan, kapatid. Diba? Bakit? Tinayaan mo na yan eh. Naniwala na sa'yo yan eh. Pinustahan ka na yan. Kaya ngayong kapitbahay namin sa Laloma, sa Bungan. Kapatid, nagulat ako one time eh. Diba? Ang sabong rooster.
dibaca, yo meru ditarik, ne pamatay talaga ang lupit eh. Tama ba din? Isa daw ang manok sa pinakamatabang na animal. Bakit? Mamamatay na lang, pumutunga pa yan. Ganong katapang yung mga pansabong na yan. Kaya nga nagulat ako one time eh. May dalang pato. Sabi ko, paano naman nilalaban yan sa pato? Tama? Alam mo, rooster. Ang laki, ang lakas-lakas, may tari pa. Tapos ang kalaban, pato. Sabi ko, ang tanga-tanga naman yan. Magulat ako. Bakit? May mas tanga pa pala doon. Alam mo, sino? Yung pumusta. Diba kapatid? Ang tanga-tanga lang yun. Kaya kapatid, yung mga nagpingin sa'yo ngayon, may tanong ako. Sige, tuloy niya. Kaya ang tanong ko, kapatid, yung mga pumusta sa inyo today, matalino ba yan o tanga yan? Diba? Kaya i-five fingers nyo yan. Tama, i-goal setting nyo yan. I-mindset nyo sila. Why I burn? Why network marketing? Diba? Masterin mo lahat yun. Magugulat ka pa ulit-ulit lang yun. Tama? Oo. Ibig sabihin, kapatid, bigyan mo ng oras yan. Kung wala kang tools, humingi ka sa upline mo. Tama? Kung wala kang tools ang upline mo, i-message mo pati NOD. Hanapin mo si Sir Glenn at si Ma'am Dayan. Diba? Humanap ka ng parts, anything gumawa ka. Kailangan meron ka. Bakit? Iyayaman ka. Diba? Ipakita mo sa kanya expectations. Oh, una drop zero rule tayo, nag-uumpisa ka. Sa 10, yung 10, pwede hindi muna. At least, may isa-isa. Diba? Pa 10%, 10%, dalawa na kayo, 20% na yan. Tatlo na kayo, 30% na yan. Hanggang sa rumisulta ka, from point A to point B, hindi ganun kadali. Bakit? From nag-uumpisa hanggang magka-resulta, hindi ganun kabilis. Pero pagkatapos mo naman magka-resulta, from point B to point C, sa lahat ng pangarap mo, sobrang dali na. Diba? Ang importante lang kapatid, malinaw yung tinatahak niya. Diba? Goal set mo na agad yan. Diba? Ipakita mo na gano'ng ka-importante ang multiple account kapatid. Kaya na ipinupush natin yung family package. Bakit? Dahil wala ka bang ginagawa, pumipwesto ka pa lang, resultado ka na! Yeah! Ah, kapatid, tanong mo sa kanan mo, naka-family package ka na ba? Family package ka na ba? Tanong mo sa kaliwa mo, naka-family package ka na ba? Diba? Bakit? Pwestuhan pa lang, may 70,000 pesos ka na. Grabe, diba kapatid? At pangalawa, meron ka ng malupit na ABC rule. Pag nag-closing ka, diretsahan tayo, hindi ako na ikipagbiruan dito. 300,000 ang nilabas ko. Sino mas mga seryoso? Yung naglabas ng 85 o naglabas ng 300,000 pesos? Kaya ako dati call center agent, kapatid. Ang sweldo ko, 15 milang. Paano ko magpa-family package? Ang sabi, pag gusto, may dahilan. Tama? Kaya ginawa ko ng paraan. Nagsadla ako ng kwintas. Diba? Nangutang ako. Nakiswipe ako. Hanggang binenta ko pati laman ng bahay namin. Diba? Alahin mo, kapatid. Gusto. Tama! Diba? Marami dyan, nagbasag ng alikansya. Tama? Eh, kakilala ako, nagsala ng bahay at lupa eh. Hindi kaluluwa, diba yun? Diba? At hindi ko alam kung tumatanggap tayo ng ano ngayon. Tumatanggap ba tayo ng pampay gulay? Kalabaw, mga bakal, wala naman, no? O, tumatanggap daw kami cash. Cheque. Credit card. Kapatid, kung talagang gusto mo maging utak negosyante, naglabas ka ng 300,000.
May bumalik sa iyong produkto, 300,000. Ama, may mga kaibigan ako dati na mga medrep. Ang ibang medrep, masweldo 15, 17, 18 lang. Binigyan ko lang ng 2,000-3,000 inubos yung produkto ko eh. Bakit? Malaking dagdag na yun ha, sa sweldo 17, bigyan mo 2,000-3,000. Tama? Oh. Tapos, may 70,000 ka naman. Ang good news ngayon, kapatid, every box, every packages, kung 35 accounts yan, may libre kang isang copy. So, family package times 35, may libre kang 35 na copy. Tama? Oh, good news. 5 premium plus yan eh. Eh, every premium plus ngayon, may libre t-shirt. Oh, yung t-shirt, 1.5 yun. Diba? Yung mga limited edition Hyper Expand t-shirt. Kapatid, only for today. Oo, alam ko, alas 5, sarado na yun. Kaya bibigyan mo pa ngayon ng 2 minutes para bumili. Diba? As much as I want na mag-training pa ng todo, sinesenyasan na po ako. Diba? Hanggang alas 5 lang daw po ang venue natin. And bibigay ko na lang yung ilang segundo, no? Para makapila pa pa kayo sa cashier. Kapatid, as of kanina alas 3, ang sales natin is 3.6 million pesos. Magkano na? May 6 million na ba kayo? Magkano na yung sales as of now? Okay, anyway, po-post naman sa Facebook yan kapatid. Diba? Okay. Kapatid, nasa 5 million pesos na po tayo. Nilagpasan na po natin ang tangga. 4 million sa tangga, 4.2 million. Ito, marami pang magpapamili package dito. Di ba? Kaya bulungan mo na yung kaibigan mo sa kanan, kapatid. Family package tayo. Bulungan mo na yung nasa kaliwa. Pag family package tayo. Para all in, all out ka na, kapatid. Bakit? Sabi nga ng libro na by Eats, hindi yung restaurant ha, every time, mananakop sila ng bayan, ng bansa. Dati, ang barko, kahoy. Wala namang eroplano eh. Sinusunog na nila lahat yun, kapatid. Tama? Pagsunog naman ngayon, kapatid, wala na silang barko pabalik. Wala na silang choice kung hindi manalo. Kasi pag natalo sila, aalipinin sila, kapatid. So, iba lumaban ang taong back against the wall na. Iba lumaban ang taong napakalaki itinaya. At iba lumaban ang taong sugatan na. Kaya kapatid, isagad mo na yan. Walang bago sa 2022, yung bagong taon, bagong buhay, kung wala kang bagong gagawin. This is it, di ba? Last na to, i-full class mo na, isagad na natin to. Kaya kapatid, I believe itong 2022, atin na atin ito. Okay, so maybe this will be our last battle cry for 2021, no? Kasi bukas, 2022 na. Diba? And sigurado, bago na ang buhay. But take note, may PRT po tayo, no? Sa Rizal. And meron tayong Hunter RBAX car show sa Metro 10 ng 7, January 7. Sipa agad tayo. Okay? So, everybody, no? Siguro magre-record lang ako ng isang video. I will send this to Sir Tom. Pahinga muna yung sounds. Pahinga muna sounds. Okay? Oo.